Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Sa pool sa CCTV, lalaki sa tondo, patay matapos barilin ng malapitan ng riding in tandem. Mahigit 3,000 residente na sunugan sa Muntinlupa. Ang dahilan ng sunog, sumabog na rice cooker. Estudyante, nahablutan ng cellphone habang nakasakay sa jeep sa Maynila. 3 sospek, arestado. PIDEA, nagbabala laban sa paggamit ng vape na marijuana flavor. Aso sa Davao del Norte, itinuturing na bayani matapos makipaglaban sa makamandag na kobra. At Bea Alonso at Julia Barreto nagbatian sa isang party. Sa pool naman sa CCTV ang pamamaril sa isang lalaki sa Tondo, Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Hila-hila ng lalaking nakapula ang kanyang motorsiklo sa Katamanan Street, Tondo, Maynila pasado alas 9 ng gabi noong Biyernes. Kasama ang isang lalaki, huminto sila sa isang kanto at sinubukang ayusin ang motorsiklo. Maya-maya pa, may dumating na riding in tandem at saka pinagbabaril ang nakapulang lalaki. Hindi pa nakontento ang angkas na suspect at bumaba mula sa motor at binaril ulit ang biktima. Sinubukan pang isugod sa ospital ang lalaki pero idineklara rin itong dead on arrival. Ang biktima ay nagpapagawa ng kanyang motorsiklo nang biglang pagbabaril nito ng dalawang nakasakay sa isang motorsiklo rin. Then agad-agad na umalis papuntang Yuseco Street. Tama ng bala sa ulo ang ikinasawi ng 26 na taong gulang na biktimang isa umanong tricycle driver. Isang oras bago ang insidente, nasa pool pa ng CCTV ang pagdaan ng riding in tandem malapit sa lugar ng pamamaril. Ayon sa barangay 222, taga-kabilang barangay daw ang biktima. At sa pagkakaalam nila, wala naman itong kaalitan sa kanilang lugar. Hindi pala away na tao yan eh. Talagang driver lang siya talaga. Sa pagre-review ng CCTV, napag-alaman ding nakasuot ng ride hailing app uniform ang isa sa mga suspect. Naka-uniforme siya ng taxi, motorcycle taxi na ano. Yung driver lang. Pero yung bumaril, hindi. Pero sa helmet, pareha sila ng helmet. Patuloy pang inaalam ng Manila Police District ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Dahil sa nangyari, paiigtingin ang seguridad sa lugar sa pamamagitan ng paglalagay ng mga checkpoint. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. Sugatan ng isang babae matapos mahulog sa Quiapo Underpass sa Maynila kaninang umaga. Base sa investigasyon, nakaupo ang babae sa railings ng tulay sa rekto nang bigla siyang mawala ng balanse. Agad namang rumisponde ang mga rescuer ng lokal na pamahalaan. Nagpapagaling na sa ospital ang babae. Bahagyang nagdulot ng traffic ang insidente. Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA laban sa paggamit ng mga vape na marijuana flavored. Nitong Webes, may nakumpiskang vape na may halong cannabis oil at marijuana kush sa Taguig. May naharang din na parehong produkto sa port area sa Maynila noong nakaraang linggo. Nababahala ang PIDEA na baka kumalat ang ganitong klase ng vape sa merkado at maibenta sa mga menor de edad. Dahil dito, mas maghihigpit pa raw ang PIDEA sa mga online at physical vape shop. Kukumpirmahin ng Department of Justice ang pagkamatay ng dating opisyal ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta, isa sa mga akusado sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Inatasan ni Justice Secretary Boying Remulla ang NBI na mag-imbestiga kung totoo ang death certificate ni Zulueta. Pinamamadali niya ang resulta. Biyernes nang kumpirmahin ng PNP ang pagkamatay ng dating opisyal ng Bucor dahil sa heart failure. Si Zulueta ay dating deputy ng itinuturong mastermind sa krimen na si ex-Bucor Chief Gerald Bantag. Nakaburol na ngayon si Zulueta sa Bataan. Nasunugan ng higit 3,000 residente sa Barangay Alabang sa Muntinlupa. Ang mitsa raw ng apoy, sumabog na rice cooker. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawi.
Pasado alas 4 ng madaling araw kanina nang bulabugi ng sunog ang barangay Alabang sa Muntinlupa. Pati mga residente tumulong na sa mga rumispondeng bumbero. Sa kabila ng bayanihan, tuloy ang paglagablab ng apoy at lalo itong nagliwanag. Kanya-kanyang likas at salba ng mga gamit ang mga apektadong residente. Ang senior citizen na si Olivia, isinakay lang ng nakababatang kapatid sa wheelchair palabas ng nasusunog nilang bahay. Parang wala na po akong pag-asa. Kasi hindi nga po ako nakakalakad. Tsaka ito po, hindi rin tumakalakibo po dahil nadisgrasya nga po ako. Sa pagkataranta, halos wala namang naisalbang gamit ang pamilya ni Brian. Inuna po namin yung mga importanteng gamit. Yung tulad po ng mga papers sa mga requirements sa trabaho, sa school, tsaka yung mga uniforms po. Hindi rin nila iniwan ang mga alagang hayop. Yung mga aso po namin, yun po yung nilabas po namin talaga kasi syempre kasama na po yun sa buhay namin. Yung mga iba lang po, yung ibang pusa namin, hindi lang po nakuha kasi gawa nung nagtalunan po sila nung nagtatakbuhan na po palabas. Mag-alas 9:30 ng umaga nang maapula ang sunog. Ayon sa Barangay Disaster Unit, 700 pamilya o higit 3,000 residente ang nasunugan. 20 sa kanila ang sugatan. Iniimbestigahan naman ng Bureau of Fire Protection ang hinihinalang mitsa ng apoy. Isang sumabog na rice cooker. Nag-outing po yung kanilang kapitbahay, then naiwan po nakasaksak yung kanilang rice cooker. Yun po ang pinagkosa na nag-init po, then nag-apoy. Kasalukuyang nasa evacuation center sa 3 paaralan ang mga nasunugan. Nagtayo na rin ang medical station para sa mga nasugatan at ilang may karamdaman. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, 2 pagkahiwalay na sunog sumiklab sa Iloilo. 2 suspects sa brutal na pagpatay sa isang broadcaster sa Misamis Occidental, arestado na. At samahan nating makisit-in si Nikki sa Taylor Swift class sa UP Diliman. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang magkahiwalay na sunog ang sumiklab sa probinsya ng Iloilo. Milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Kitang-kita sa drone video na ito ang naglalagablab na apoy mula sa mga nasusunog na gusali sa loob ng Cultural Heritage Tourism Zone ng Iloilo City, Biyernes ng gabi. Natupok ang 2 gusali sa Isnard Street sa Barangay Magsaysay. Inabot ng 9 na oras bago na apula ang apoy. Posibleng electrical short circuit ang sanhi ng sunog. Base sa fire pattern, nasa Kisame. So ang tinututukan naming anggulo ngayon na ang posibleng pinagmula ng sunog ay electrical ignition. Aabot sa 8 milyong piso ang pinsala ng sunog. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan. Sa Tigbawan, Iloilo naman, isang gusali ng resort ang nilamon ng apoy. Pasado alas 4 kahapon nang sumiklab ang sunog sa 2 palapag ng gusali. Natupok ang 8 kwarto ng resort. Tinatayang aabot sa 2 milyong pisong halaga ng mga nasunog na ari-arian. Inaalam pang sanhi ng apoy. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Arestado na ang 2 suspect sa pagpatay sa broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala sa tawag na DJ Johnny Walker. Ayon sa Presidential Task Force on Media Security, naaresto sina alias Boboy at alias Inte nitong Biyernes sa Barangay Poblasyon sa Pangdalaga, Misamis Occidental. Si alias Boboy daw ang nanutok ng baril sa isa pang tauhan ng radio station ng biktima, habang si alias Inting naman ang driver ng getaway motorcycle. Walang piyansang inirekomenda sa mga sospek. Patuloy namang tinutugis ng mga pulis ang isa pa nilang kasamahan na siya mismong gunman, nakuhanan pa noon sa live broadcast ng pamamaril sa mamamahayag. May
Making Her Story ang grupong Bini na most streamed Pinoy pop group sa Spotify ngayon. Ayon sa kanilang label na Star Music, pumalo na sa 1.4 million ang monthly listeners ng Nation's Girl Group. Kasunod naman nila ang SB19 na may 1.3 million streamers. Sa isang post naman sa X, todo pasalamat si Bini Mika sa suporta ng fans. Gumawa na rin ng kasaysayan ng Bini bilang first P-pop group na nakahit ng 1 million listeners sa Spotify. Kabilang sa kanilang hit songs ang Lagi, Salamin Salamin at Karera. May bagong favorite subject ang ilang taga-University of the Philippines, Diliman, ang itinuturo kasi sa klase tungkol sa buhay, musika at impluensya ng global superstar na si Taylor Swift. Makisit-in nga tayo, narito ang aking special report. Flooded ba ang newsfeed ninyo ng The Eras Tour ni Taylor Swift? Are you ready for it? I'll be your host this evening. My name is Taylor and welcome to The Eras Tour! Ayon sa isang travel and leisure platform, Pilipinas ang may pinakamalaking ticket and travel package sales sa lahat ng ASEAN countries. Patunay na Swiftie Mania is real sa ating mga Pinoy. At dahil likas tayong malikhain, meron pa tayong Taylor Sheesh! Alam nyo ba, sa UP Diliman College of Mass Communication, pinag-aaralan na rin si Taylor Swift at may subject pa tungkol dito. Si Ma'am Brillion, isang die-hard Swiftie, ideya niya na maging sentro si Taylor ng kanilang celebrity studies subject. It's really not just about Taylor Swift, but we will use her as an example, no? It's a bigger elective subject on celebrities and our relationship with them. Inimbitahan tayo ni Ma'am Brillion, no, na mag-sit-in sa kanyang klase. It's an elective na naka-focus kay Taylor Swift. Feeling ko nagsimula na sila. Tara! Hi, Ma'am Brillion! Hello po! Hello, mga fellow Swifties! Celebrities are power elites. Celebrity Studies, Taylor Swift in Focus, a study of her portrayal in the media and her status as a transnational figure in the Philippines. Yan ang paksang tinatalakay sa kurso. Aabot sa mahigit 300 students ang nagtangkang makuha ang subject na ito, pero 50 lamang sa ngayon ang kayang tanggapin sa mga klase. Para mas maging fun ang klase, may pa-trivia game si Ma'am B. Ang pangalan ng bawat grupo, hango sa album si Taylor Swift, kagaya ng Reputation, Lover, Red, Fearless, at Folklore. Ang tanong. This strategy is what Taylor Swift has continuously used throughout her career. A, reinvention. B, Easter egg. C, partnership with brands. D, all of the above. Parang she uses them all together to like really define every era of her. Kitang-kita sa mga estudyante ang interes sa buong pagkatao ni Taylor Swift at ang mas malalim na implikasyon niya sa lipunan. Gusto ko na nakakita natin kung paano ba natin sa structure or paano ba natin sila binubuo sa kontemporaryong panahon. Mas lumalawak yung perspective mula sa pangsarili lang to, mula sa pangmalakihan na po society. Ang ibang estudyanteng hindi pinalad makuha ang subject, susubok pa rin daw next semester. Sobrang ganda talaga ng course na to and ayun, I really plan on studying more about celebrity life. Bukod sa apat na sulok ng classroom, plano ring magbukas ni Ma'am ng mga online forum at discussion. Hindi na bago na maging sentro ng pag-aaral si Tay-Tay. Ginagawa na rin ito sa ilang universidad sa ibang bansa, kagaya ng Harvard, New York University at Stanford. Pero sa UP, hindi lang basta buhay at musika ni Taylor ang pinag-aaralan. There are universities offering yung kurso niya as literature, no, yung mga kanta. Dahil media kami, media studies, so sabi ko baka pwede natin siyang tingnan sa perspective ng celebrity studies. Welcome to the Eras Tour! Ang isang global superstar tulad ni Taylor at ang pagkahumaling sa kanya ng milyong-milyong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ay may malalim na implikasyon din sa lipunang ating ginagalawan. Susunod, panghahaglot ng cellphone sa pasahero ng jeep sa pool sa CCTV. Mga halo-halo with a twist, trending at pinipilahan. Saan kaya yan?
At yakapan ni Bea Alonzo at Julia Barreto sa isang party, usap-usapan. Huwag kayong BBTO, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nahablutan ang cellphone ng isang estudyante habang nakasakay sa jeep sa Maynila. Naaresto naman agad ang mga snatcher sa tulong ng CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Kuha ang CCTV footage nito sa kanto ng San Marcelino at Pedro Hill Streets sa Paco, Maynila, pasado alas 3 ng madaling araw nitong Biyernes. Mapapansing tumigil sa stoplight ang isang jeep. Maya-maya, makakasalubong nito ang isang tricycle. Kapansing-pansing dalawang lalaki ang bumaba mula sa tricycle. Ang lalaking angkas, lumapit sa jeep at bigla na lang hinablot ang cellphone ng isang babaeng pasahero. Ang pasahero naman ng tricycle, dahan-dahang naglakad palayo. Ang snatcher, sumakay ulit sa tricycle, sabay harurot palayo. Ayon sa third year college na biktima, galing siya sa isang school event at pauwi na sana nang mangyari ang panghablot. Nakakatrauma nga po eh. Parang... ayun po, natakot po ako syempre para po sa safety ko, sa parang hindi ko na po kayang sumakay mag-isa sa jeep unless may kasama po akong iba, ganun. Sa tulong ng kuha ng CCTV, agad na aresto ang mga suspect. Nag-continuous follow up kami hanggang sa mahuli namin yung driver ng tricycle. After noon, nung time na nag-imbestiga kami doon sa driver, kaagad naman niya itinuro yung kasama niya pang dalawa. Nabawi mula sa mga suspect ang tinangay na cellphone na nagkakahalaga ng 30,000 pesos. Ang mga suspect, dati na rin palang nakulong sa samut-saring reklamong may kinalaman sa sugal at droga. Inamin naman ng dalawang suspect ang krimen. So, aminado ka sa ginawa mo? Kasama ko eh. Kasama talaga na rin ako. Isipan lang namin ganun, gawin. Mawa ng cellphone. Biglaan din kasi yun eh. Na ba't gano'n na nagawa namin yung gano'n eh. Hindi ko talaga namin trabaho yung gano'n. Pero ang isa sa kanila, hindi raw alam ang pagnanakaw. Bigla ko kasi yung hablot yung kasama ko. Tapos? Hindi ko na ako napansin. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong robbery. Nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyo, News 5. Labing 12,000 strawberry cupcakes ang ibinida sa Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Nasa 80 panadero ang nagtulong-tulong para magawa yan. Kinakailangan nila ng mahigit 200 kilo ng strawberry. Bukod sa mga cupcake, agaw eksena rin ang mga higanteng replika ng strawberry cake. Noong 2004, nasungkit ng La Trinidad ang Guinness World Record para sa pinakamalalaking strawberry shortcake na tumitimbang na higit 9,000 kilo. Ngayong matindi ang init, masarap maghalo-halo. Sa Laguna at Quezon City, may mga trending na halo-halo na may kakaibang twist. Tara na't matakam sa report ni Mondi Lopez. Trending na halo-halo ba ang hanap nyo? Eto na yon. Dayo tayo sa must try na halo-halo sa South. Tampok ang halo-halo na may konting yelo at umaapaw sa sahog. Teka, bago pa dumagsa ang mga tao, unahan ko na sila. So, nandito tayo ngayon sa Binion, Laguna para tikman ang trending na Juanas Halo-Halo. Tingnan nga natin kung bakit siya nag-trending. Tikman na natin itong Halo-Halo. Medyo napaka-indito sa Laguna. Kita niyo naman, halos nalusaw na. Mainit, higop tayo. Mekos-mekos tayo. Isang baksa ko lang, nakakapa ako na agad yung sahog. Ganon siya kadami. Talagang mabubusog ka sa dami ng sahog. Halo-halo, overload. Totoo nga ang chismis. Bestsellers nila ang ube overload, ube makapuno at special halo-halo. 10 a.m. pa lang, abang-abang na ang mga delivery riders. Kanya-kanyang order na. Ang rider na si Marlon, 2 taon ng rider ng trending na halo-halo. Gaano po kadami yun? Pag weekends, umaabot po ako ng mga 80 cups.
weekdays? Mga weekdays, mga 40 may get. 40 sa araw. Shoutout na rin sa mga customers na walk-in. Isa-isa na rin silang dumarating. Pasado kaya sa kanila ang lasa? Sarap, sobrang worth it. Totoo nga yung nasa social media na worth it talaga. Kilalanin na nga natin ang pasimuno nitong overload na halo-halo, si Mary Jane. Bata pa lang ako, gusto ko na maging pangalan ko, Maria Juanan. Then itong nag-iisip ako kung ano yung ipapangalan ko sa business namin, dun ko parang naisip na bakit hindi na lang Juana, kahit hindi sa PSA, at least, di ba, may natawag na sa akin Juana. Secret ingredients reveal naman dyan kung bakit ito dinadayo. Siguro po dahil po sa milk namin, sir. Sa homemade milk po namin na niluluto po namin. Ganun po. Oh, lipat naman tayo sa isa pang trending halo-halo na swak ngayong sobrang init. Now serving flavored halo-halo ng Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kami lang po yung nasiserve ng yellow na naka-black ice. Bali, flavored din po siya, iba-iba. Pinipilahan dito ang iba't ibang flavors gaya ng melon, strawberry, ube, mango at avocado. Time for our taste test. Limang kapatid natin ang makakatikim ng flavored halo-halo for free. Ngayon ko lang natikman ito, napakasarap. Sobrang lasa. Talagang swak sa tag-init ngayon. Tikman ko na nga rin. Unahin muna natin yung ice cream, syempre. Kapal yung cheese. Ito yung mas kailangan abangan natin dyan. Yung bloke ng yelo. Parang sumisip-sip na ice candy. Pero malasa yung avocado. Mas okay na ginaganon talaga. Kesa kanina na parang ice candy. Hindi ito budol, talagang masarap. Kaya pala 300 to 350 orders ang naibibenta nila kada araw. Oh, natatakam na ba kayo? Talaga namang overload sa sarap ang dalawang trending na halo-halo na ating dinayo. Halo-halo cravings unlock. Mondi Lopez, News 5. Spotted sina Bea Alonso at Julia Barreto na nagkita sa isang event. Sa viral video, nagyakapan ang dalawa nang magkita sa event ng star builder na si Johnny Manahan. Maya-maya pa, may ibinulong si Julia kay Bea at nagtawanan pa sila. Si Julia ang itinurong third party sa hiwalayang Bea Alonso at Gerald Anderson noong 2019. Pero itinanggi ito ng magkarelasyon ngayon na sina Julia at Gerald. Dahil nagpansina ng dalawa, comment tuloy ng mga netizens, mukhang all is well na o nagkabati na ang dalawang aktres. Susunod, aso sa Davao del Norte nagbuwis ng buhay para labanan ng isang makamandag na kobra. At sa viral yan, kilalanin ang Queen of Bangsamoro Pop na trending online. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Tukoy na ng pulisya mga posibleng sangkot sa pamamaril sa tatlong lalaki sa San Ildefonso, Bulacan. Tatlo ang persons of interest sa krimen, pero tumanggi muna ang mga otoridad na pangalanan sila. Sakay ng tricycle ang tatlong biktima ng pagbabarilin kahapon sa Barangay Basuit. Kinilala ang dalawa na sina Robin De Guzman at William Diaz. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng isang biktima. Ayon sa mga taga-barangay, may kinalaman ng tatlong biktima sa sunod-sunod na nakawan sa kanilang lugar. Itinuturing na bayani ang isang aso sa Davao del Norte. Nakipaglaban si Bantay sa makamandag na kobra. Nasa frontline ang balitang yan, si Laila Pangilinan. Nagat ng nakabulagta at wala ng buhay ang asong ito sa bahay na yan sa Panabo City, Davao del Norte nitong Biyernes. Naiyak na lang ang may-ari ng aso sa kaawa-awang sinapit ng kanilang alaga. Ang salarin, isang kobra. Nasawi si Hugo matapos niyang ipagtanggol ang pamilya ng kanyang amo laban sa makamandag na ahas. Yung kwento ng kanyang fur parent na si Cindy, kadarating lang nila sa bahay nang magulantang sila sa sinapit ni Hugo. Nakita rin nilang nagkaputol-putol ang kobra.
matapos lapain ni Hugo. We really don't know what will happen to us. So, we are so very grateful. So, yun po, sa mga may mga alagang aso or mga pet, ganun lang, treat them as our own family. Kasi yun lang talaga yung gusto nila sa atin as the owner, na mahalin natin sila kung paano and justly na pagmamahal para sa kanila. Ayon kay Cindy, pangatlong beses nang iniligtas sila ni Hugo sa banta ng mga ahas. Kaya para sa kanila, bukod sa man's best friend, protector pa nila ang alagang aso. Isinave niya yung husband ko while my husband is washing the dishes sa kitchen. And then yun, napatay niya yung pamaliit lang na cobra. Tapos yung pangalawa, yung husband ko nagsasampay ng labahan, yun din, napatay niya rin. Mami-miss daw nila si Hugo, na isang malambing at very loyal na aso. He is really brave dog po. Tapos mabait, mabait na aso, madisiplina. So, very attached talaga siya sa amin. Kahit in his last breath, he still continue to save us and to protect our family. Payo naman ni Cindy sa mga kapwa niya fur parent. Treat them as like your own family. Kasi once na yun yung gagawin natin sa mga pet natin, either dog or any pet, they will really return the love na i-offer ninyo sa kanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Okay, mahilig ka ba sa pop music? Of course! Alam mo, Jess, yung parang laging merong pop music, mapaanong generation. Tama. Saka ano, diba? Napakalawak na ngayon ng pop eh, di ba? Yes. Meron ka ng K-pop, meron ka pang K-pop. Patok na patok yung dala, may J-pop pa. Naku, kung patok yung mga yan, narinig nyo na ba ang tinatawag na Bangsamoro Pop? Yan ang musikang pinauuso ng isang Muslim singer na ngayon isa ng internet sensation. Nagbabalik si Laila Pangilinan. SS ka na rin ba? Ito ang viral ngayong kanta na may title na Selos. Patok sa netizens ang catchy nitong tono at mga patamang lyrics. Kinanta ito ng Muslim singer na si Shaira. Bukod sa Selos, marami pa palang hit songs ang tinagurian ngayong Queen of Bangsamoro Pop. Kabilang dyan ang Forever Single. Relate ka ba? Walang duda! Dahil ang mga hits ni Shaira, top 1 at top 3 sa most viral tracks sa Spotify. Bahagi si Shaira ng bandang Trigger na gumagawa ng mga kanta sa YouTube. Nagpa-perform din siya sa mga gig at iba pang events. Milyon-milyon na ang views ng kanyang mga music video. Ang kantang Selos, dance challenge na rin sa TikTok. Kabilang sa mga kumasa ang ex-PBB housemate na si Angeli Reposposa at ang kanyang boyfriend. Siyempre, mas masaya kung kasama ang barkada. Pati ordinaryong netizens, kumasa na rin sa challenge. Maraming na-proud sa milestone ni Shaira. Dahil daw sa kanya, nakikilala na ang Bangsamoro Pop Music. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ang music talaga, Jess, parang kahit anong language yan, no? Basta patok at nandun yung talento. Yes, saka napaka-catchy din kasi nung pagkakagawa nung kanta. At ang maganda nga doon, katulad yung sinabi ng report ni Laila,
at least ay naipapakalat din yung musika at kultura sa bangsa mo. Kasi napakaganda rin ang kultura nila dyan. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikita Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas!